Weather po muna tayo para sa lagay ng panahon ngayong parating na weekend. Makakasama natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center si Veronica Torres. Tita Veronica, magandang morning. Ano bang aasahan ngayong weekend? Si Tito Mig, eh, medyo marami yung labada ngayong weekend. Wala magsampay. Magandang umaga sa inyo dyan, Sir Jeff, Sir Johnson at Tito Mix. Para naman sa lagay ng panahon, kanina alas 3 na umaga, may namataan tayong low pressure area o LPA na nasa 1,325 kilometers silangan ng Central Luzon. Itong low pressure area na to, hindi naman natin nakikita na magiging bagyo sa susunod na 24 hours. Pero dahil nga ito ay nasa karagatan pa, hindi natin tinatanggal ang tsansa niya na maging bagyo at patuloy natin itong babantayan. Samantalang southwest monsoon naman o hanging habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Dahil nga sa habagat, ang Pangasinan, Zambales at Bataan, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, generally good weather pa din naman po tayo maliban na nga lang sa mga chances ng thunderstorm na mataas ang tsansa, lalo na tuwing tanghali, papuntang gabi. Para naman sa weather ngayong weekend sa Metro Manila, based sa ating latest analysis, nakikita natin na generally fair weather pa din nga po tayo maliban na nga lang po sa mga tsansa ng thunderstorm na madalas mangyari tuwing hapon at gabi. Para naman sa other parts ng Visayas, maaring generally good weather pa din bukas pero pagdating ng Sunday, maaari na po na tumataas na po yung tsansa na maging maulan buong araw. At yan naman po ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Thank you very much, Veronica Torres, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.